Inihatid ngayong araw ni Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang ika-apat na State of the Nation Address o SONA, kung saan inabangan ito ng lahat dahil dito ay kanyang ipinabatid sa sambayan ng Pilipino ang kanyang mga naging katuparan sa mga naipangako nito sa nakalipas na taon. Ngunit bago yan, sariwain muna natin ang mga naging SONA ng mga dating Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Sa kasaysayan ng bansa, ang Pangulong may pinakamahabang SONA ay si dating Pangulong Ferdinand Marcos at siya din ang may pinakamaraming SONA na umabot sa 20 dahil naging mahaba ang kanyang panunungkulan. Habang si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo naman ang may pinakamaikling naging SONA noong taong 2005. Samantala, noong November 25, 1935, ginanap din ang kauna-unahang SONA sa bansa sa panunungkulan ni dating Pangulong Manuel L. Quezon, kung saan naging highlight ng kanyang talumpati ay ang pagpapatupad ng National Defense Policy. Namumukod-tangi naman si dating Pangulong Elpidio Quirino dahil ang pagsalaysay niya ng kanyang SONA ay umere sa radyo ng live sa Kongreso. Ito rin ay kauna-unahang SONA na walang Pangulo sa Kongreso. Bukod-tangi rin si dating Pangulong Benigno Aquino III na gumamit ng wikang Tagalog sa kanyang SONA at sinalin sa wikang Ingles noong 2010. Samantala, may dalawang presidente ng Republika ng Pilipinas na hindi nakapagbigay ng kanilang SONA. Ito ay sina dating Pangulong Emilio Aguinaldo at Jose P. Laurel sa kadahilan ng hindi pa ito nakasaad sa probisyon ng konstitusyon kaya't hindi sila nagkaroon ng pagkakataong mailahad ito sa publiko. Sa ngayon, bilang pang-apat ng SONA ni Pangulong Duterte ay patuloy pa rin ang paninindigan niya sa kanyang kampanya laban sa pagbuksa ng droga at korupsyon sa bansa. Sandra Cabiguez, Newsline.